Hi guys, good morning. Ayan, this episode guys, ipapakita ko kung paano gumagana at kung paano gamitin itong Tixai crossbow na ito. Nga pala guys, sa mga pabago lang maligaw dito sa channel ko, please like and subscribe my YouTube channel. Okay guys, simulan natin. Ito guys, natatanggal to. Naghiwalay itong dalawang to. Tanggalin natin. Sinalpak ko lang siya. Ito siya guys. Yung trigger nito guys, hindi siya nagkakalayo sa trigger ng spear gun. Yun nga lang, pagkaiba nila, mas mahaba yung trigger nito guys kasi kapag maiksi ito, pag yung malakas na yung goma mo, matigas na siyang hilain, matigas na siyang kalabitin, kaya mas maganda, mas mahaba ang trigger para mas malalambot siyang kalabitin. Ito kahoy lang dito guys. Ginamit kong kahoy dito, yamban yung sabitan ng goma, kahoy lang din. Tapos yung lagay ng karete, baka lang ginawa ko. Hindi siya basta-basta mahugot guys. Nakalak siya. Ito nga palang ano guys, itong goma na to, ang size nya 12 mm. Guys, natanggal eh. Itong ano naman guys, itong kulata, mahogany lang to, mahogany wood. Nalagyan ko ng chikraiser at nalagyan ko siyang konting uka. Maganda yung sipat mo. Pang ano to guys, pang right handed, pang kanan siya. Ito in-improvise ko na lang to. Dating monopod, ngayon ginawa ko na lang siyang kahoy para may mount ko lang dito sa kulata. Improvise lang din. Punta naman tayo sana guys sa bala. Ito yung bala niya. Bakal. Ito yung sima, halos dalawang sima niya eh. Dalawang sima. Ito pinaka sima, tapos sabitan na rin ng tali. Pag tumama guys, talagang walang kawala. Okay, sa tinama mo yung isda, sayo talaga. Huwag lang siya mapupunit. Nilagyan ko yung dulo guys. Kinana lang ko siya para mailagay ko itong tali. Napaka easy lang tanggalin guys. Ito. Tanggal na. Ibabalik mo, ganun din. Yan. Yun ano yung braided nga pala na gamit ko bay. Ah guys. Ito. Ito yung size. Ito yung gamit ko na braided.
size niya is 0.50. Talagang ano, makapal, pang malakihan talaga. Kahit batak-batakin mo, walang patid. Paano ba i-load to, guys? Ito siya. Lagay mo muna sa trigger. Napaka simple lang, guys. Tulak mo lang ganun. May makikinig kayong lumagitik. Yun na yun. Nakalak na siya. Hindi siya basta-basta mahugot. Tapos, itong karete, sisilong nyo dito. Sabay, ilagay dun sa bakal. Napakasimple. Ayan, guys, okay na. Paano ba siya ikasa? Ito, guys. Itong pinakapad niya nakalagay dito sa sikmuka. Okay na. Ready to ano na. Ready na siya para kalabitin. Subukan natin. Maganda lang ito, guys. Pwede siyang i-practice kahit sa lupa. Paalala ko lang, guys, kung sino man yung gustong gagawa ng ganito, hindi po ito basta-basta, napakalakas. Huwag niyong biruin yung lakas nito. Huwag niyong ipapractice kung saan-saan lang. Dapat yung mag-practice kayo, talagang wala masyadong tao. Wala talagang tao, dapat kayo lang. Kasi nakatakot. Halos kapag yung tumama sa batong maliit, lumilipad yung bala. Matigas na bagay, lilipad. Ito, minsan nasa side to. Side to. Guys, paano nga po palakasin? Meron pa ako isang goma. Papalakasin natin ito ngayon. Dagdagan lang ninyo ng goma, lalakas na siya. Suot lang ninyo sa butas, tapos may tornilyo dito sa ilalim. Sabit lang ninyo. Ayan. Kaya lang, guys, kapag ano, sobrang lakas na niya, pag yung maliit na ang babanatan mo, hikap na siya itama kasi napakalakas na recoil niya. Bukan natin. Mama.
Kung gusto pa ninyo mas palakasin guys, dagdagan lang ninyo ng goma, kahit ilang goma ang ilagay ninyo, walang problema. Kaya lang, hindi na advisable yun para sa akin. Kahit isa lang, isang goma lang, okay na, malakas na to. Ito, ginagamit ko lang to kapag yung pang malalim, yung talaga malalim, tapos kung may ano, makitang malaki, yun. Lalagyan natin ng ano, isang goma. Panigurado ba? Para talagang baon na baon talaga. Tagos yung bala. Yan guys. Guys, sa nag-request nga pala ng tutorial. And thank you. Salamat sa nag-request.